Sa nga po mapagpalang umaga sa bawat isa, lalong higit po sa ating Panginoon na binigyan po tayo ng pagkakataon na sumamba sa Kanya at makaniig siya sa umagang ito. Dahil tunay nga po na wala nang iba pang mahalagang bagay o nakagagalak na bagay kundi ang mapapurihan po natin ng Panginoon pagmula pa lang po ng ating mga mata. Kaya patuloy nga po nating sambahin ang ating Panginoon sa umagang ito. Sabi po sa awitin, "As the deer panted for the water." Hallelujah.
worship Thee, You're my friend. Puri po sa inyo, aming Diyos na buhay. Aming Diyos sa dakila at tapat, tunay Panginoon, kagaya ng isang usa kami, nauuhaw sa inyo, aming Diyos. Nauuhaw po kami sa inyong presensya na patuloy na umaaki sa amin para magawa ang inyong kalooban. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin ang patuloy ninyong pagkilos, banal na Espiritu sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kayong mangusap sa amin. Encourage us, Lord, with your word. Patuloy, Panginoon, na kayong magbigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon, karunungan, aming Diyos, kung ano yung gagawin namin, aming Panginoon, para magawa ang natatangi ninyong kalooban sa aming mga buhay. Kung ano man, Panginoon, yung mga bitbiti namin sa oras pong ito, mga bagay na nagawa namin na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa inyo, Panginoon. Patuloy niyong pagindapatin ang bawat isa at patuloy na linisin po ninyo ang aming mga puso, Panginoon. Give us a pure heart, Lord, at sa gayon, Panginoon, ay makalapit kami sa inyo ng buong puso. Walang natitira sa aming mga sarili, Panginoon, bagkos laging handang magpakumbaba sa inyong harapan. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa oras pong ito, sa bawat salitang mahayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang siyang sumama. Kayo lamang, Panginoon, ang siyang mangusap sa bawat isa at tanging kalooban lamang po ninyo ang masambit ko, Panginoon, sa unahang ito. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa inyo ko po pinagkakatiwala lahat-lahat sa aming mga buhay sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Papuri po sa ating Panginoon sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. At itong devotion pong ito ay dito po nagmumula sa Door of Faith Church, Lingga po. Ano po sa pangunguna po ni Pastor Paul John Landa. At mula po sa District 6, sa pangunguna naman po ni Ma'am Che Manansala po. Ano po. At dako na po tayo sa salita ng Panginoon. Pakibagbukas po kayo sa akin sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talata 11 hanggang
21. Basahin ko po sa inyo ang salita ng Diyos. Ito po yung sinasabi sa salin ng aking Biblia. Sabi po dito, "Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang kilala rin ninyo ako. Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo. Nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. 13. Kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. 14. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. 16. Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una'y ganoon ang ating pagkilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na tayo kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito, sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway, at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay natasan niyang ipamalita ito. 20. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ayan. Salamat po sa salita ng Panginoon. Tunay po na sapat na yung salita ng Diyos para ma-encourage po tayo at bigyan po natin ng daan ang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Bilang pasimula, alam naman po natin bilang mga anak ng Diyos, madalas tayong kinukutsa ng maraming tao. Madalas sabihin ng ibang tao na tayo ay kakaiba. Kumbaga, hindi po tayo katulad ng mundo. Sabi nga po, we are not reasonable. Ayon dun sa standard ng mundong ito. Minsan sinasabihan tayong masyado kayong conservative. Kasi dahil nga yung mundo ngayon ay alam naman po natin kung ano na yung estado sa panahon pong ito. At mas lalala pa po dahil alam natin na darating yung pagkakataon na babalik ang Panginoon. At nasa Revelation po, alam naman po ng bawat isa yan, na mas malala ang magiging estado ng mundong ito. Pero ang mga Kristiyano ay pabuti po ng pabuti. At kadalasan pa nga po, dahil nga sinasabihan tayong kakaiba, kasi naniniwala tayo dun sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Mga mahihimalang bagay po na ginagawa ng Diyos sa atin, sa mga kapatiran natin na kadalasan sinasabing parang fantasy yung hindi pangkaraniwan, mga mahimalang bagay. Kaya sabi nila tayo baliw yata tong mga to. At hindi lang po tayo maging si Jesus naka-experience po ng ganyang bagay. Basahin nga po natin sa Mark chapter 3 po 21 to 22. Ito po, ang sinasabi po dito, basahin ko po sa inyo. Nang mabalitaan niyo ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Sinasabi po ito sa Panginoong Hesus. Ang sabi po ay nasisiraan na daw po siya ng bait. Sumunod po, sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautosan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Belzebul. Nakakapagpalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Grabe po yung tawag dito, binabanggit po sa ating Panginoong Hesus, nasisiraan ng bait, sinasapian daw siya ni Belzebul, ng demonyo, sabi pa nga po sa John 10:20,
Marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo, nababaliw siya. Bakit kayo nakikinig sa kanya? At experience na experience po natin yan, mga kapatid, na may mga pagkakataon talaga tinatanggap tayo, pero may mga pagkakataon din na may kumukot siya sa atin. Sinasabihan tayo na, ay, wala na yan, mga baliw ba kayo? Kadalasan nga po dito, no, sinasabi ng ating mga pastora na po, ayun na, yung mga hallelujah, hallelujah, ano po. At hindi, minsan sa ating damdamin, merong kirot, ano po, merong kumikirot sa ating puso dahil sinasabihan tayong ito ng mga bagay na ito. Ibigay pa po ang isang example sa Acts 4:26-24. Si Pablo rin po ay sinabihan ng mga hindi rin magagandang bagay, ano po. Sabi po dito, habang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo, nababaliw ka na, Pablo, sa sobrang pag-aaral mo'y nasira na ang iyong ulo. Ayan, malino na malino po. Bilang mga anak po ng Diyos, bilang mga naglilingkod, bilang mga kumakatawan, o bilang mga ambasador ni Kristo, ano po, tayo po talaga ay makakatanggap ng ganitong mga salitaan. Magbaliw na yan, nasisiraan ang ulo. Hindi na po yan iba sa atin. At katotohanan nga lang po, ano po, mas maigi na sinasabihan tayo dahil bagkus na wala tayong naririnig sa mundo na ganitong mga bagay, ibig sabihin ay baka tayo umaayon dun sa kanilang kagustuhan. Dahil alam po natin, mga kapatid, kung ano yung mga nangyayari sa mundong ito, ang gusto po nila ay sumang-ayon lang tayo, sumunod tayo dun sa kagustuhan, standard ng mundong ito. Sabi nga po, the more mature na maging malago tayo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus, syempre, mas magiging stranger tayo sa mundong ito. Sabi rin po yan sa ano, kung di po nagkakamali, Acts chapter 2 verse 4. 14 po yata, ano po, sinasabi doon na hindi talaga nauunawaan na mga hindi spiritual na tao yung mga turong spiritual dahil kamangmangan po yun sa kanila. At malinaw na malinaw po yan sa salita ng Diyos. Kaya po tayo, bilang mga anak ng Panginoon, may sinabi po si Pablo sa binasa po natin kanina sa 5:11-21, mga bagay na yung mga dahilan siguro, ano po, na nakakapagsabing kaya tayo tinatawag na kakaiba o hindi pangkaraniwan sa bilang standard po sa mundong ito, ano po. Sabi nga po sa unang-una sa 11 po, basahin po natin. Kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Ayan po, malinaw po yung salita ng Panginoon. Yung pamamaraan po natin, mga kapatid, yung mission na meron tayo, hindi po ito pangkaraniwan, natatangi po ito. Dahil ang standard po ng mundo, ang gusto po ng mundo ay sumunod tayo sa mundo. Kunyari, kung ano yung karapatan ko, kung ano yung gusto ko, ito yung masusunod. Wala tayong pakialamanan. Ganyan yung mundo, ano po. At yun ang gustong gawin bilang mga anak ng Diyos. Gusto tayong pasunurin ni Satanas sa kanya, pero naiiba po tayo, mga kapatid. Sabi po ni Apostol Pablo, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya. Tayo po ay nagsusumikap na mahikayat yung iba, ano po, para manumbalik po sa ating Panginoon. Hindi tayo sasang-ayon sa mundo. Hindi tayo sumasang-ayon sa standard ng mundo, bagkus sasang-ayon tayo dun sa standard ng salita po ng ating Panginoon. Kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil yun po ang gusto ng Panginoon. Ano po? Sabi pa nga po dyan sa 14, ano po? Basahin ko nga po. Look daw po tayo sa 14. Verse 14 po. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat kung kaya't ang lahat ay may ibibilang ng patay. Mga kapatid, ito pa po yung isang bagay na yung pamamaraan na meron tayo bilang mga anak ng Diyos, kakaiba po. Isipin niyo ang Panginoong Jesus, tayo po yung makakasalanan, mga kapatid. Inalay niya yung kanyang buhay para sa atin. Iba po yung pamamaraan natin bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ay sanay na magsakripisyo, mag-alay ng buhay para sa iba, ano po. At yung, kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus, ginagawa po natin yun. Kinokontrol po tayo ng pag-ibig ng Panginoon, ano po. Yun po yung nagiging buhay na natin. Kaya nga po, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, hindi na tayo katulad nung dati kung paano tumingin sa iba, kasi sinasabi po yan sa mga susunod. Hindi na katulad nung dating tayo pamumuhay kung paano tayo tumingin sa tao. Tinitingnan na natin yung bawat isa ngayon na
Merong pag-asa ang bawat isang maligtas. Merong pag, hindi ka tulad dati na, ay wala nang pag-asa yan. Wala nang pagbabagong buhay yan. Ngayon po mga kapatid, dahil nga na naranasan natin bilang tayo'y makasalanan din, naunawaan natin na tayo ay tinubos lang din ng Panginoon, kinuha tayo ng Diyos mula dun sa mga makakasalanan, ano po. At ngayon, naranasan po natin yung pag-ibig, iba na po yung ating pagtingin. Hallelujah. Lahat po ay pwedeng maligtas. Kaya nga po tayo ay nagsisikap para maibahagi ang Panginoon, yung kanyang kabutihan, ano po, sa ating mga buhay. At sumunod po dyan, ano po, sa 17 po, basahin po natin. Ito po yung sikat na verse, ano po. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ano, mga kapatid, bago na po tayo. Ito pa po yung isa sa mga bagay na hindi kayang matanggap ng sanlibutan, na bumabago ng buhay ang Panginoon. Hallelujah. Na hindi katulad nung lumalabas ngayon na kung ano yung ako, mahal naman ako ng Diyos. Nauunawaan ako ng Panginoon, kaya kung ano yung nararamdaman ko, ito yung masusunod. Hindi po ganon. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, binabago po tayo. Amen. Ng Panginoon. Sa pamamagitan at tulong ng banal na Espiritu, ano po, hindi tayo na brainwash lang sa pagsama natin sa church, ano po, sa pakikinig ng magandang balita. Dahil tayo po ay nabago talaga. Transform, ano po, para po yung metamorphosis, ano po, talagang tayo'y nabago na, ano po. At syempre, yung bagong buhay na po ito ay syempre sa pamamagitan lang po ng gawa ng banal na Espiritu. Amen. At hindi sa gawa ng tao. Basahin nga po natin sa Galatians 6:15 po. Basahin po natin. Galatians 6:15. Sabi po dito, hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya nga ay naging bagong nilalang. Mga kapatid, hindi mahalaga kung tayo ay gumawa ng mga bagay na masasabi nating ginawa ko tong bagay na ito, kaya maliligtas ako. Hindi po mahalaga iyon. Ang mahalaga kung tayo ay nabago talaga sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa ating Diyos. At syempre, kailangan po nating i-work out, ano po. Kailangan nating mag-participate dun sa saving grace ng Panginoon, dun sa pagbibigay ng buhay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po sa Philippians po, ano, kapitulo 2, talatang 12 hanggang 13, sabi po dito, kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Sabi po ito ni Pablo, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Mga kapatid, ang gagawin lang po natin ay umakbang. Sumunod po sa Panginoon, dahil nga po sabi dito, ang Diyos po mismo ang kumikilos sa atin, ano po, para nasain natin at gawin yung mga bagay na ukol sa Panginoon. At yung mga bagay pong ito, syempre, isa lang po yung obvious outcome. Ano po yun? Syempre, ma-fulfill po natin yung ministeryo na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Yung Great Commission na sinabi po sa atin ng Panginoon, maibahagi natin yung mabuting balita. Yung gospel mismo, ano po, na siyang magbibigay sa mga tao ng pag-asa, ng kagalingan, ng kalakasan, hindi lang kagaling ang physical, kundi kagaling ang spiritual, na maghahango din sa kanila kung sinasan sila sa mga oras pong ito, mga kapatid. Kagaya natin, hindi man tayo mayaman, hindi man tayo sagana sa lahat ng bagay. Bakit? Meron po tayong pag-asa. Bakit po? Kasi meron tayong Diyos. Meron po tayong pananampalataya. At yun na po yung pinakamagandang bagay na makakamtan po natin habang tayo naririto pa sa foreign land. Ano po? Tayo nga po yung mga alien, ano po, sa ibang translation, ano po. Dahil hindi po talaga tayo taga dito. At we, bilang mga anak, bilang mga ambassador ni Kristo, ano po, sa panghuli, basahin ko po sa inyo sa 20. Yung verse 20 pong binasa po natin kanina. Balikan ko po. Sabi po dito, 5:20-21. Sabi po dito, kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo
ng Diyos. Mga kapatid, we are ambassadors of Christ. Meron tayong dapat gawin bilang mga anak ng Panginoon, bilang mga binago po ng Diyos. Kagaya po ng sinabi sa 5:17, tayo ay new creation na po, ano po. At meron tayong dapat gawin bilang mga ambassador ni Kristo. Kailangan po nating ano, we need to beg people. Kailangan nating i-persuade sila, ano po, to win them over, ano po, para manumbalik sa Panginoon, maging kaibigan muli sila ng Diyos, reconciled with God. Yun po yung dapat nating gawin bilang mga anak ng Panginoon. Dahil nga po, hindi lang natin sila ini-invite sa church, ano po, ini-invite natin sila sa paanan mismo ng Diyos, sa Diyos po mismo, hindi lang sa iglesia, ano po. At sa katunayan po mga kapatid, itong mga bagay na ito, hindi naman po natin ito magagawa nang walang pagsama po ng Banal na Espiritu. Kasi nga po, katulad po ng Panginoong Jesus, kailangan po nating magsakripisyo at maunawaan na sumangguni lamang lagi sa Panginoon. Dahil nga po siya mismo bilang isang Diyos, ano po, spotless Lamb of God, siya po ay umasa lang din sa sinasabi ng Ama, ano po. Kaya nga po tayo bilang mga anak ng Panginoon, kailangan po nating maunawaan ano ba talaga yung dapat nating gawin sa mga oras pong ito. Ngayon, ano po yung gospel na ating pinipreach sa ibang tao? Mabuting balita po ba talaga ito? Hindi man tayo sa mga kapatid natin na hindi pa nakakapagbahagi ng salita ng Diyos, hindi man tayo nakakapagsalita pa sa mga mararaming tao, ano po, sa mga ibang mga tao, ano po, ano yung sinasabi ng ating buhay? Ano yung pinapakita ng ating buhay? Masasabi ba nito na ito ngay anak ng Diyos? O masasabi niyan, anak pa man din niya ng Diyos? Sinasabi pa man din niya na Kristiyano siya. Evaluate ourselves mga kapatid, at alam po yan ng Panginoon. At sa oras pong ito, ini-encourage po tayo ng Panginoon mga kapatid. Kung may mga bagay pa sa ating mga puso, at hindi po ako exempted dito, kung meron pang mga bagay sa ating mga puso, lapit po tayo sa Diyos. Be reconciled with God, ano po. Lumapit po tayo sa Panginoon dahil kailangan po natin ng Diyos. At kailangan po nating mag-stand sa katotohanan po ng salita ng Panginoon. At tulad po ng sinabi natin sa kanta kanina, kagaya po ng isang usa, dapat po tayo laging naghahanap sa ating Panginoon. Uhaw po tayo sa Kanyang presensya. Dahil wala pong ibang bagay na makakapagbigay sa atin ng kalakasan araw-araw mga kapatid. Every day, nasa battle po tayo, battleground, nasa war po tayo mga kapatid. Hindi madali na maging ambassador ni Kristo sa mundong ito na ipagmamalaki mo sa mga tao na ikaw ay sugo ng Panginoon, dahil maraming kukutsa sa iyo, maraming hindi maniniwala sa iyo. Marahil ay iba na yung nararamdaman mo sa oras na ito, dahil baka inalay mo yung buhay mo sa Panginoon, iniwan mo yung lahat-lahat sa iyo, at maraming mga taong nagsasabing baliw ka, ba't mo iniwan yung mga pinagkakakitaan mo, yung trabaho mo. Mga kapatid, tama po yung desisyon na ginagawa natin bilang mga anak ng Panginoon, mag-alay ng buhay sa Diyos, ano po. Kaya po tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, lagi po tayong mauhaw sa presensya ng ating Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya po, salamat po sa Panginoon, salamat po sa Kanyang presensya na patuloy na nananahan po sa atin, at minsan pa po tayong manalangin. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa kabutihan, sa buhay na inyong ibinigay po sa bawat isa sa oras na ito. Sa salitang narinig namin sa oras pong ito, Panginoon, may mga pagkakataon sa aming mga buhay, hindi namin nauunawaan kung ano man yung mga bagay na nangyayari, kung ano man yung mga bagay na aming mga ginawa, Panginoon, pero alam namin kung ito'y sang-ayon sa inyong salita, nasa tamang landas po kami, yes, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, dalangin po namin sa bawat isa, bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon. Yes. Bilang inyong mga anak na binago, bilang mga new creation, Panginoon, na magpo-fulfill, Panginoon, nung ministeryong ipinagkatiwala niyo sa bawat isa, equip us, Lord, ng inyong kapangyarihan, ng inyong espiritu, Panginoon, nang sa gayon ay magawa po namin
namin kung ano po yung nais ninyo sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat po sa bawat isa na nanonood, Panginoon. Hindi man kami magkakasama-sama, Panginoon, at ito'y online serve, online devotion, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy ninyong pagkilos sa buhay ng inyong mga anak sa oras pong ito. Sa maghapong ito, Panginoon, maging ilaw kami at asin ng sanlibutang ito. Maraming maraming salamat po sa katapatan ninyo, aming Panginoon. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng inyong mga lingkod na ginagamit, yes, Panginoon, sa bawat distrito, aming Panginoon, sa bawat leaders sa inyong itinatag, Panginoon, ilagay sa bawat iglesia, Panginoon. Yes. Dalangin po namin ang patuloy niyong pagkilos, yes, sa kanila, ang patuloy niyong pagpapala sa kanila, yes, Panginoon, pag-iingat sa kanila, Panginoon, at sa bawat kamanggagawa, sa bawat miyembro, Panginoon, ang patuloy niyong pagkilos sa bawat isa. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat po sa amin. Sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Papuri po sa ating Panginoon. Tapos na po ang ating devotion. God bless po.